So it's 5:30 a.m. the morning. I woke up early to interview Sir Luigi. Hi, so sir, this good is Luigi Juan D. Enriquez, Operation Hello. Manager at Lionshare Corporation, together with his baby. Since I am not able to film him inside their house because of a private matter, I'm going to ask him about his everyday morning routine while on the way to his workplace. Yon, usually I wake up in the morning. Depende kapag kunwari may mga gagawin pa sa umaga. Gumigising ako mga 6 a.m. Tapos yon. Sa sasakyan, pag may mga natirang hugasan sa kitchen, hugasan ko, syempre. Tapos yon, usually umalis talaga ako ng bahay mga ganitong oras, 8:30. Tapos kailangan kasi nasa work na ako ng 9 a.m. At least 9 a.m. Yon, currently ako yung Director of Operations ng Lionshare Corporation. Actually, si Lionshare meron siyang may mga hawak siyang ibang concept. So gaano katagal na po kayo nagtatrabaho sa kanila? Sa kanila, I come from Dubai since 2019 October October. Actually, it's for vacation only. So since kaya kaibigan ko yung mga may-ari, as in talagang gusto ko silang tulungan. So I decided to stay. So since 2019 October until now, so ilan yung tatlo? Tatlo. Kaya yun. So, okay naman. Masaya. It's not, yun nga, lagi ko sinasabi, it's not about the title naman kasi. It's not about the title ng Operations Manager, Director of Operation, General Manager. Hindi naman talaga, it's on the job title, to be honest. It's all about yung paano ko sabihin, parang helping others, kumbaga, paano ka nag-motivate sa mga staff mo, sa mga subordinates mo, like my managers mo. So yun, okay naman yung workload. Minsan talaga medyo maraming ginagawa, pero masaya naman talaga, which is yun naman talaga importante. Pag hindi ka tulad before sa Dubai, especially yung last contract ko na sa Dubai ako, wala, hindi ako masaya eh. Papasok ka, parang ang bigat-bigat yung katawa mong papasok. Hindi ka masaya, parang malayo pa kayo sa pamilya. Oo, malayo ka pa sa family mo. So dagdag stress pa siya. Na ganoon. So, 'yun, ang bigat-bigat ng feeling pag papasok, pagigising sa umaga, papasok na naman ako. Tapos pag naka-duty ka na, ang bagal-bagal ng oras kasi ayaw mo ngayong ginagawa mo, pero dito hindi naman. As in kahit napakatagal kong naka-duty, ginagawa 'yung mga reports ko, 'yung mga dapat kong gawin. Okay naman, masaya naman siya. Yun. Since we are stranded in long run traffic, I ask him what is more efficient, bringing your own car or taking a bus? Nowadays, sa akin, yung pagkakaroon kasi ng sasakyan, hindi na siya luxury. Parang necessity na kasi siya. Katulad sa amin, meron ako dalawang, isang 15, isang 13, tapos yung bunso ko nga. So, just imagine ha, aalis kami, magko-commute kami, numero kami batang maliit, tapos yung hassle. So, yun, usually, pag sa gasolina, pag kinukompute ko siya, itong sasakyan, tumatakbo siya ng mga 12 to 13 pesos per kilometer. So, from bahay, papunta rito, nasa ano lang siya, 3 to 4 kilometers. So, that's how many for the mga walang 100. Calculated niyo na po talaga. Oo, kasi tuwing nagpapagas ako, ano yan, kaya yung odometer, kung gaano ka tinakbo, ilang araw, magkano yung pinagas ko, magkano yung per liter that day. So, meron akong formula whatsoever. Nakuha ko yung 12 to 13 pesos per kilometer. So, para sa akin, ano talaga siya, necessity na. Lalo na ngayon, hindi na masyadong safe din masyado yung kali. So lalo katulad niya, meron akong babae, so hindi ko pagko-commute din syempre yung mga anak ko. Wherein naman, ako lumaki kasi kami, wala kaming
sasakyan, talagang jeep talaga that time. Oh. Pero iba kasi nung kabataan, ano yung kabataan ngayon na sobrang ano na. Iba, oo, iba talaga na diba, panganib na sa ganun. Panganib. Kasi just imagine before nung kabataan namin, walang internet, mm-hmm. as in walang cellphone, wala lahat. As in tambay lang kayo sa kalye. Yun lang yung mga trip namin. Eh ngayon, eh nakakagawa pa kami ng kalokohan that time. Eh what more ngayon? So, ang mga kabataan ngayon, accessible lahat sa internet, so ever. So, kaya napakahirap na ng panahon ngayon. Kaya for me, yung pagkakaroon ng sasakyan, ano talaga, necessity na. So, do you have a time card, sir, or company card? And if you get late because of the traffic, are you penalized? Before, nung wala pang traffic, 45, 10 minutes lang ako, umaalis na ako. Pero katulad nung ganito, umaga na ako umaalis. Actually, wala namang talagang oras yung ako. Wala namang talaga akong oras. Wala, hindi naman ako nire-require na may-ari. For me lang, ako sa sarili ko parang, mm-hmm. ginawa ko lang siyang standard. Kasi sa mga pinagtrabahuan ko before, talagang kailangan naka-duty ka at least 8 hours. 8 hours, 10 hours, gano'n. Sa akin, wala naman din talaga oras. As long as nagagawa ko naman talaga yung duties and responsibility ko na to overlook everything doon sa operation ng restaurant, operation ng spa, operation ng sa club, o ano. So, wala naman. So, laging, ano ba, whatever it takes, kailangan mag-show up ako ng 9 a.m. in the morning para makita ko rin. Kasi kapag dumarating ka kasi ng mga bandang tanghali, para sa akin tanghali, mga 1 a.m. parang dami na nangyari, parang hindi mo na alam kung mm-hmm. anong update. Hindi mm-hmm. pagpunta mo ron, kabubukas lang ng staff yung restaurant, ay ba't madumi to? Ay bakit hindi na ito? O ba't nakabukas yan? Hindi nalinis to? O nasan yung ano? So, mas para sa akin, mas okay yung nakikita mo starting nung nagsisimula yung araw. Kaya yun, 9 a.m. ang duty ko. So, sa akin wala naman talagang time card or biometrics, wala. Sa mga manage, sa mga staff level, yun, meron sila. Before opening the rest, he let us in, he let us film the entire preparation before opening the restaurant. And since there is no customer inside, he let us tour, a little bit tour in the resto. So, let's see. Here you can see that they have a 3D design painting and a vintage style of a resto. Instagrammable thinking makes the resto looks luxurious and high quality or expensive restaurant, okay? So as you can see, Sir Luigi, he doesn't have a specific room because he needs to monitor the staff, the supplier, and even the customer outside and inside the restaurant. He cleans the tabletops under table number 3 for him to set up his things and start working. Hi, Aubrey! As you can see, this is the bar and at the back is the kitchen area. As soon as he set it up, the first thing he does is check up the group chat to check if there are any issues that he needs to solve. The next step for him is to review the income and expenses and keep track of the upcoming payables. We let him to continue his work and decided to wait for him to interview the rest of his days after working for about 8 hours. And while waiting for him, we decided to eat by the nearby areas and talk about our next agenda. After taking lunch in nearby areas, we decided to go back to Orchid's Garden where Sir Luigi works so that we can check what he is doing after 8 hours of work.
So let's go! We're back in Orchid's Garden at Hangar 1 and we decided to avail of their promo so that we can feature what food they serve. The time is already 4 o'clock in the afternoon and the customers are now on the premises. Foods are ready to eat and they all look yummy. Let's eat! Hello, Sir Luigi! Hi! Kamusta? Okay lang po. Kayo po, kamusta? How do you feel after ending your work? Okay lang. Marami pa rin dapat gawin, pero syempre, hindi naman kayang tapusin ng isang araw yung lahat ng tasks. So, may iwan pa rin na task. Siyempre, hindi naman lahat puro trabaho. Siyempre, after ng trabaho, meron din naman daddy duties. Ano man. So, but at yeah. The end of the day, do you feel fulfilled after that? Oo naman. Kumbaga, yung actually, tapos na lahat naman ng mga report ko. Yung mga day-to-day task na ngayong oras, dapat talaga tapos na yung report ko. So, okay naman yung mga reports ko. Ang ginagawa ko talaga yung mga additional projects. Kunwari, check ko yung sa inventory. Kasi mag-umantay na tomorrow, pati dun sa mga labor ng mga staff na i-complete namin kasi cut off na tomorrow ng labor. So, yun na lang yung mga ginagawa ko. Pero so far naman, okay naman yung araw. Natapos ko naman yung mga dapat kong dakulit. Before ending this video, will you give some advice for our viewers? Advice? And for the students, like this. Alin? Para sa mga estudyante, katulad ko din. Siguro para sa akin, other people might say na sundin mo yung puso mo. Sa akin, siguro iba. Sometimes kasi, as yun nga, actually nasa Bible kasi yun eh, Jeremiah 17:9. Sabi nga sa Bible is, yung puso ang pinaka... manluloko sa part ng katawan ng tao. So, para sa akin ang may advice ko, huwag susundin ang puso. Sundin yung thinking mo, yung rational thinking mo. Sundin kung ano yung tama. Kasi minsan kasi, pag sinunod kasi ang puso, minsan yung mali, nagiging tama siya. So, para maiba. Kasi diba sabi, sundin mo yung puso mo, sundin mo yung passion mo. Kung ano yung sabi ng puso mo, sundin mo. Pero para sa akin, hindi. Kasi siya sabi nga talaga ng Bible na treacherous ang puso. Jeremiah 17:9 na masyadong mapanlinlang ang puso. Kaya siguro para sa akin, sundin mo yung rational thinking mo. Tapos every time na meron kang gagawin, do it with all your mind, your capacity na matapos yung kung anong project mo gusto mo. Thank you, sir, and enjoy the rest of the night. Oh, ay na kayo. Sige. Bye. Okay, bye. Thank you.